So yan ha, magandang buhay sa inyo mga kosa. Ito ang nagbabalik kayo kaibigan. So papakita ko sa inyo mga kosa, nandito ako ngayon sa breeding area ko. Ngayon, tatanungin nyo, kosa, bakit po maaga kayong nag-start ng breeding? Yan mga kosa, kaya maaga ako nag-breeding ngayon. Kasi mga kosa, medyo madaming order sa akin. So mas gusto ko, mas mabigyan pa kayo, mas maayos ng mga manok mga kosa. Ayan, mapapasin nyo. Nakailan tong babae natin lahat? 100. So, may gamit kami ngayon off-season ng 115. Nakapagsalang na kami mga kakosa. Kailan ba tayo nagsalang, pre? Nagsalang kami ng August 10 ng 705 eggs. No, 705 na itlog ang naisalang na namin. So, ang magiging born nun, mga kakosa, ay September 1, tama? Nasa ganun, August 31 o September 1. Yan mga kosa. At yung mga umorder sa akin na una, yun, kayo po ang makakauna doon. Ayan, kung mapagmamasdan nyo. Breeder ko si Boss Adam. Ayan, so, ngayon, anong oras na ba? Alas 5 na ako. Mag-aalas 5 na mga kakosa. So, magpapatuka na siya. Ayan. Ayan ang mga gamit natin babae. 115 po ito mga kakosa. Hanggang doon. Ayan. So, kaya mga kosa, tatandaan nyo, kung anong napapansin nyo dito mga kosa, dalawa ang paso namin. So, isa sa ibabaw, isa sa baba. Magkaiba po mga kakosa, ang painuman namin at ang patukaan namin para sa pagkain nila, para hindi madumi. Ayan. Ayan mga kosa. So, sa madal sabi, lahat po ito ay mga nangingitlog na. Kasi kumukolekta kami dito daily ng minimum sa 59. Ayan. 50 mahigit, 60. Katulad ngayon mga kakosa, nakuha niya. Ayan, may trainer ganito. Kasi minsan nadadaga. No? So ayan, kasi ang isang trainer ganito ay 60 pieces ang laman. Ito may isang sobra. So ngayong araw na to nakakuha tayo ng 61 pieces. Ayan mga kakosa. Ayan, ito halos pukos lahat doon to mga kosa. Ito ang ating bagong handler. Ay, sorry. Bagong breeder natin. So, tatanda nyo, taka laging ano nyo, ang patuka nyo. Ayan mga kosa, malinis ang patuka namin mga kosa. Ayan, kung magmamasdan nyo, malinis lahat yan. Ang mga gamit natin. Ayan, sa Boss Adam. So tayo pare, ano masasabi mo sa kanila? Dahil tayo bukas na kagad ang ilaw kahit ano. Dahil gusto natin lagi maliwanag. Yan, anong oras saan nag-i-start magpa-ilaw kagad? Bukas ng ilaw. 5:30 bukas na tayo. Hanggang anong oras yan? Hanggang 10. Hanggang 10 ng gabi. Tapos yan. Magbubukas ng 4 a.m. Yun. Ang mga kosa dito sa farm ko, itong bagong breeder natin, syempre katulong na si Kendall, hanggang alas 10 kaming may ilaw. Tapos gising na to si Boss Adam mga kakosa nang alas 4 na madaling araw. Minsan nga alas 3 pa yun. Depende sa egg drop. Pag nabagal, Ayun, para kahit papano may matutunan kayo or may malaman, pwede nyo sundin. Pwede nyo pong hindi sundin. Yan, ito ang mga material sa ating mga babae. Ayan, pasensya na po kayo mga kakosa. Medyo wala akong oras na mag-content. Ayan, mga babae natin. So kami mga kosa, kulang pa kami ng battery cage. Kasi meron pa kami dito sa babae. Ayan, kulang pa kami sa battery cage. O, bibili pa uli ako. Lakas na mukha ng babae natin mga kosa. Dito, halos ubus na. Halos ubus na. Ayan. Ayan mga babae natin. Nabus na kagad to. Lalakas kumain pa kaya. Ayan, so tinitignan niya yan. Yung alam niya yung ano. Kasi hindi mawawala dyan sa daming yan. Yung tatamlay kumain. Ganda ng golden boy na ito. Tapos meron din kami sa tangkal. At kulang nga kami sa battery cage mga kosa. Ayan sila.
So nakita niyo yung mga babae natin. Tapos mga kosa, ito sa kabilang building. Yan, sa kabilang building naman, nandito mga kosa yung mga ganador natin. Yan, kompleto yan. Nandiyan ang bulik. Yan, yung mga hats. Puti, golden boy, yellow-legged. Ito mga kosa, ito yung ating sa mga lalaki. So dalawang building yan dito at dito. Nakahiwala yung lalaki. Kung mapagmamasdan niya mga kosa, bakit merong 3x3 sa tagiliran ng kanilang mga flying pens? So mga kosa, dati ang ginagawa namin ay paupo. No, paupo. Ngayon ginagawa to dahil bago itong breeder natin, so may bago siyang kalamang kanya. Yung lalaki nando doon, inilalagay lang doon mga kosa yung babae. Yan ako magmamasdan yung mga kosa, si Boss Adam, katabi ng breeding, dito natutulog. Yan, dyan natutulog si Boss Adam. Yan, yan ang kanyang tulugan. Yan, katabi mismo ng mga ganador natin at baka masalisyan tayo mga kosa magnanakaw eh. Kaya kailangan nating masiayos. Ayan. Yan ang ating mga ganador. So, lagi ako nahingi ng pasensya sa inyo. At medyo hindi ako masyado nag-content. So bali Boss Adam, ganito na lang para may matutunan sila sa atin. So kahit ipaputok ka, puputulin muna natin. Parehan ng dahilan bakit ganun ang nilalagay mo sa 3x3. Dahil kasi dati kami, sa paupo lang kami. So ilang oras ba dyan o ilang araw, ilang babae na ilalagay mo sa isang ganador? Sa isang araw, 4 na babae ang napapasampahan ko sa loob ng isang araw. Every 2 hours ang palit nila para mas effective yung pagsampa ng ganador. Hindi siya nare-rip yung babae. Oh, hindi ka tulad yung sa amin na talagang pursado, no? Pursado. Hindi ka, tsaka ano, pagka gusto niya mga magpagamit sa mga sabi, uupo na lang babae. Ayun. Ayan mga kosa, ito. Wala naman mga kakosang masama na subukan. So, kaya sabi ko, kami, sinubukan ko to, mukha namang epektibo. Hindi naman mukha. Epektibo talaga dahil kasi, mga kosa, nung mag-training ako, magkasama kaming dalawa. So, hinawakan ko lahat ng babae, nagsila kaming dalawa. Hinipo ko sila. Sabi ko, yung ibang mga hinipo kong babae, sabi ko, parang mas ano to ah. Medyo matagal pa. Sagot na sa akin, di boss, madali na yan, kayang-kaya na yan. Dahil awa ng Diyos, syempre, breeder talaga siya, so mas alam niya yung gagawin. No, ngayon naman, di ko naman akalain talaga na magkakaitlog kagad ng ganyang kabilis, ganyang kadami, na akala ko hindi pa itlog yung babae, napaitlog kagad di boss Adam ng mabilis. So, 115 mga kosa, kung kumukuha kami ng 60 o 55 pa pataas, ibig sabihin nun, halos lahat ng babae na ingitlog na. Yan, boss Adam, sige. Pwede ko magpapakala ng mga ano natin, mga ganador natin. Eh mga kosa, wala naman pong masama mga kosa kung gagayahin nyo. Pwede nyo naman mga kosa ang hindi gayahin, pwede nyo din naman pong gayahin. No mga kosa, kaya wala, ika nga eh, wala naman mga kosa ngayon, talagang lahat para sa akin, hindi natin na mape-perfect lahat ng bagay. Sa buhay, wag na sa pagmamanok, sa buhay. Ibig sabihin noon, in general sa amin, sa lahat na, hindi mo kayang ma-perfect yan. Talagang nandyan yung pagkakamali at aminin mo sa sarili mo na nagkamali ka din. No? Dahil lahat ng tao nagkakamali ang mga kosa. So tayo, kami dito, meron na kagad kami mga panunod. Kasi yung mga babae namin doon, pag naglugon, no, pagka bumagsak or tumigil ng pag-itlog, ayan, yan ang mga panunod namin. Ayan sila mga kosa. So hindi pa sinasalang yung mga yan. Meron pa tayo dun sa dulo. Dahil medyo madami itong mga to. Ayan mga pansunod yan mga kosa. Tsaka yun na dun sa part na yun. So di na natin lalapitan. So ayan ito yung mga iba nating pasusunod. Tsaka yung mga yan. Ayan mga pansunod na natin yan. Ayan, ayan mga kosa. Mga golden girls natin. Ayan tsaka yun nandun dun mga kosa. Sa tansya ko mga kosa, ang pansunod pa namin dito, baka nasa 100 pa to kung di ako nagkakamali. Bukod pa yung nando doon, mahigit pala mga kosa. Mahigit 100 pa to. Yan, yung mga papasin dyan. Mga pansunod ko pa yan, tsaka yun. Yan, pakita natin ng konti kahit malayo. Yan. At yun. Yan.
Yeah, mga kakosa. Kaya doon mga kakosa, sa mga umorder sa akin ng una, yung first batch natin, yeah, mga kakosa, yun na yung mga makukuha nyo. No, yun na yung mga makukuha nyo sa mga inuhulugan nyo sa akin ngayon. Pa natin. Yung iba na kumapansin nyo, dalawa lang ang nandito ang tao natin ngayon. Kasi yung lima, nandun sa bundok, inaayos na yung range area natin. So nagagawa na sila ng bahay kasi sabi ko, i-rush nila yung 10 bahay. 10 mga kakosang bahay kagad ang pinapagawa ko ng sisiw natin. Kasi ang target ko ngayon mga kakosa, hahatiin ko ang sisiw, kumbaga sa first batch, 2 bahay. Hindi yung sama-sama sila sa isang bahay lang. So ngayon ang gagawin natin mga kakosa, sa isang batch, 2 bahay. Mga kakosa, for example, napisa yung 500. So 250 sa isang bahay, 250 sa isang bahay mga kosa. Tapos ang gusto namin mangyari, napakasimple lang naman, ihiwalay na namin mga kosa yung mga babae sa lalaki. After 2 months, 2 to 3 months sila, hiwalay na yung babae at lalaki.